Okay, so I will send later kasi parang hindi ko pa ata na-upload yung kahapon na yung isang araw pala. Wala pa tayo ng kahapon, no? Yung isang araw ata na lecture, parang hindi ko pa ata na-upload, hindi ko pa ata na-share sa lahat. So share ko na lang po sa inyo, okay, after our discussion. And also, send the link, isasend ko rin yung link, okay, mamaya, okay, after ng later discussion. Kasi we have only 10, why? We only have 10. Hindi nyo ba ako na-miss? Hindi, joke lang po. Okay, so magandang morning po sa lahat. Ayan, narinig niyo po ba ako? Ay, parang wala po ata nakarinig sa akin. Hello po! Hello po! Narinig po. Wala po naman na nakarinig sa akin. hindi niyo nag-response sa akin. Andaya niyo ha. Anyway, so we have here the lecture, Core 9. Norm, ano nangyari sa akin? Okay, we have here the core 9. Okay, prepare starch. Okay, what are these starch? Okay, these are a food that gives us a carbohydrates. So what are different sources of carbohydrates that we use here in our cookery? So let me share, okay, the screen. I will not optimize the video and I will not share the sound. And this one. The sharing has stopped as shared windows is closed. What happened? Okay. But a hymn is heaven. Give mercies. Ayan, as you can see in the picture, ayan, so we have different types of starch. Okay, na pwede natin gamitin. Okay, in the preparation ng ating starch dishes. Okay, ang starch dishes natin, hindi po natin siya sineserve individual. Okay, isinasama po natin siya, okay, sa ating main course na protein at saka vegetable dishes natin. Okay, kaya hindi ba kumpleto ang isang main course kung walang starch component? Kasi the distribution of a single plate, okay, for a certain kind of meal or main entree is we have for about 60%, okay, 60% protein, okay, 60% of the whole plate is the protein, okay, and the 30%, okay, will be the starch, and the 10% is the side dish or the vegetable. So that is the proportion, okay, of our plates. Okay, so kailangan alamin natin ano-ano yung mga starch na pwede natin gamitin sa pag-perform natin ng main course natin. Okay, so let me scroll. Okay, our notes natin, our CBLM. Mukhang konti lang ata itong slide, itong ano na to. Okay. Mission class is we have that ay, ngayon lang nag-share yung ano, screen. Mabagal ata ang internet ko ngayon. Ayan. So we have here the varieties and characteristics of starch foods. Okay, so this is starch foods are food that provides a carbohydrates. Okay, so starch is the most common carbohydrate in human diet. Okay, it contains in many staple foods. Pag sinabi nating staple, unlimited resources. Okay, yun po ibig sabihin ng staple, unlimited resources. Okay, starch is form of complex carbohydrates that is found in a variety of food of all different colors. So yun daw yung ating starch natin. So we have here sources of starch. Okay, so the parts of the plant that store most starch are seeds, or came from the seeds, roots, and tubers. Okay, so yun daw yung most part ng plant na merong starch, which is ang starch na nagpo-provide ng carbohydrates. The most common sources of food starch are the following. We have here the cereal grains, including the corn, wheat, rice, grain, sorghum, and oats. These are mga cereal grains or mga grains. And we have also the legumes. Okay, we also have the roots or tubers,
including potatoes, sweet potatoes, arrowroot, and tropical cassava plant, okay, which is as market as tapioca. Okay, that is the flour or the starch that came from cassava or kamoting kahoy. Ang kanyang English po is tapioca. Okay, so di ba, ito po yung medyo may katikasan na starch or klase ng starch, tapioca. Okay, so at least we know this, the English of cassava is tapioca. And we have also the starchy food. Example, presentation na, we have here the bread is a starch. Cereals is the starch. Pasta is a starch. Rice is also starch. Potatoes, beans, and chestnuts. So these are starchy food or food that is high in starch. This is also high in carbohydrates. We have also, okay, let's have the potatoes. Okay, potatoes are a great choice of starchy food. Okay, and a good source of energy, fiber, B vitamins, and potassium. So that is the source of potatoes. We have also the rice and grains. Okay, rice and grains are excellent choice of starchy food. They give us energy and a low in fat and a good value for money. Kasi sa maliit na kilo ng bigas, marami ng tao ang makakain at pwede na maraming tao ang mabusog. Kaya value for money yan. Kumbaga, marami siyang nagagawa kasi nagmumultiply ito or nagda-double in size. Okay, kapag nag-mix tayo or niluto natin itong mga starch or itong mga rice or grains natin. So what are different examples of rice and grains that we use in the cooking? We have here the couscous, okay, bulgur wheat. We have all kinds of rice, which is a quick cook, which is the white rice na ginagamit natin. Arborio, basmati, long grain, brown rice, short grain rice, and wild rice. So yun na yung mga pwedeng mga rice na sample daw natin. And we have, as well as carbohydrates, rice and grains contains, okay, the rice contains protein also, fiber, and B vitamins, okay, which helps to release our energy, the food that we eat, okay, and help the body to work properly. So that is the benefits, okay, the sample and the benefits of rice and grains under the category of starch. We have also the bread, okay, bread is special. Especially wholemeal, okay, granary, brown bread, and seeded varieties, bread is healthy choice to eat as part of the balanced diet. Yes, may question time. Good morning, sir. Pasensya na po late kasi nawalan po kami ilong kagabi, 5 p.m. Okay po, Ma'am Ramirez, noted po. Okay lang po yan. Okay, we have also the whole grain or the whole wheat and brown breads give us the energy contains B vitamins, vitamin E, fiber, and a wide range of minerals. Okay, na kung saan nakakatulong sa ating pag-flow ng ating red blood cells, yung minerals na yan. Okay, white bread also contains a range of vitamins and minerals, but it has less fiber than whole grain or whole wheat or brown breads. Okay, so yung binibili nating mga loaf bread na kulay puti or brown yung gilid pero puti yung inner is good daw siya for so good source for vitamins and minerals but less in fiber. So what are this bread that has high in fiber? When we buy a bread that is whole wheat, ito yung whole wheat, not whole wheat, whole wheat. Okay, ito po yung merong mga seeds ng grains, okay, or kulay brown na tinapay. Okay, na bibili natin sa supermarket. So it's good daw. Okay, meron daw siyang vitamins, minerals, and also meron siyang fiber. What is the purpose of fiber in our body? It helps to cleanse our intestine to remove the toxins of our body. Okay, so that is the help of the bread. We have also the pasta. Okay, pasta is another healthy option to base your meal on. Okay, sa atin po, gagawa tayo ng sarili nating pasta. Okay, we made our own pasta. Okay, here sa GIS, sa training natin. So, we are not buying a pasta. Okay, so the scholar will create their own pasta para at least may experience na naman na gano'ng kahirap gumawa ng pasta, no? Okay, na nakikita niyo yung spaghetti, fettuccine,
Parpale, yung mga sample ng mga nasa gilid. We have here the fusilli, which is yung kulot. We have here the rote. Okay, we have the penne used for carbonara. We have here the celanti, parang buong macaroni elbow. We have here the spaghetti. We have here the gomiti rigati, which is the elbow, yung form on the elbow na ginagamit natin sa sopas. Pero ang tawag niya is gomiti rigati. We have here the farfalle. We have here the fettuccine, yung malapad na nakikita niyo sa supermarket na binibili. And we have here the conchigel. Okay, the conchigli. Okay, the conchigli is ito yung shell, okay, na pasta natin. Okay, so what is this pasta? Okay? Pasta is a consists of dough made from durum wheat. Okay, which is what you call the semolina flour. Okay, this semolina flour is a kind of durum wheat, okay, that we use, okay, in a making of pasta, which is we have here in the GISA. We supply also the semolina flour in our kitchen. So you will experience how to prepare this using the mixture of only water, okay, and you can create a good good types or good texture of pasta. Okay, you need to be excited for this because it is the first time na ginawa namin na mag-handmade kami ng ating mga pasta para at least we have here the edge, what you call the edge. Paano pag wala kang pasta sa bahay, at least sa international cuisine kaya mo makipag makagawa, okay, ng homemade pasta if you want to work abroad, diba? And we have also the whole wheat or the whole grain are healthier alternatives to ordinary pasta and has contained more fiber. Ito na yung gumagamit daw tayo ng whole wheat flour. Okay, we also use flour in our pasta natin, no? We mix the flour and the semolina flour or just the semolina flour, okay, together with the water to create our pasta. So we digest the whole grain foods more slowly so they can make us feel full for longer. So ang kagandahan daw ng pasta is matagal daw siyang ma-digest sa katawan natin. Kaya parang feeling natin, busog pa rin tayo kahit hindi pa tayo kumakain. Kasi that's the make of the pasta. Okay, the dried pasta can be stored in the cupboard. Okay, and typically as long life shell, while the fresh pasta will need to refrigerate for a shorter lifespan. Okay, check the food packaging for the best for using the dates of the pasta. Okay, we have here the example pa ng ating mga dried noodles or pasta that we buy in the market. We have here the macaroni. We have here the Mickey, spaghetti, chicken mami, pancit canton, okay, linguine, bihon, lasagna, sotangon, and miswa. These are kind of pasta or noodles that we can use alternative for our starch natin. Another, we have here the cereal products. Okay, cereal products are made from grains, and the benefit of it is from eating these whole grain cereals. Okay, it can contribute to our daily intake of iron, fiber, B vitamins, and protein. Okay, they can also provide a slow release of energy throughout the day. Okay, so we have sample of wheat flour. Ingredients of cereal products. So how this cereal products made from? Okay, from wheat, oats, barley, rye, and rice are commonly available cereals that can be eaten and as also as whole grain. Okay, so saan daw po ito nanggagaling? Galing daw siya sa either sa barley, couscous, corn, quinoa, and tapioca is also as a ingredient in healthy cereal products. So ito po yung mga sample ng cereal products na binibili natin sa supermarket. So a good source of yung carbohydrates, B vitamins, fibers, and also iron. Okay, so another natin, ay may tumatawag. Wait lang po ah. Yes, ma'am. Ma'am. Sir. Ma'am. Andito na ako. Apo, okay na? Wala, teka ko lang padal si Rachel. Ay, bakit? Sabi niya nandito. Ay, ito na daw. Sabi niya nandito na siya. I-message mo na lang na dito na ako. Kasi sabi ng lalaki, teka ko lang padal. Ma'am, baka nasa opisina niya, doon sa may gitna, sa may center. Check niyo po.
Sa before ng papasok niyo sa before ng pintuan ng Casa Isabel, sa tapat ng mismong kusina nila. Meron dong isang parang bahay na may logo ng kulay dilaw na Chef Jean ng KitchenAid. Kitchen Pro? Yes po, Kitchen Pro. Yun ma, may pintuan dyan na brown. Tapos check nyo, baba ka nandyan na si Ma'am siya. Kasi nag-check siya. Apo, sige po Ma'am, Becky. Okay, bye. Ay, sorry po. Ay, narinig niyo ako sa pagsasalita. Anyway, so that is the our sa grains natin, no. Okay, so classification of starch tayo. After we identify the different kind of starch and examples of starch, okay? Now we proceed to the classifications. Okay? So we have here the native starch. Okay? Native starch refers to the starches that is originally derived from its plant. Okay? So plant source. For example, malagkit. Malagkit is a kind of native starch because it came from the grains. Okay? Literally from the grains of malagkit na bigas. Okay? Modified starch. These are starch that are modified. Ibig sabihin, they have this kind derivatives, starch. So ibig sabihin, from the grains, they modify the deep, kasi sa grains kasi natin meron tayong iba't ibang parts, meron tayong legume, meron tayong pectin. So sometimes the grains, they remove the pectin, okay, because the pectin is the source of gelatin or gelatinization. So sometimes they remove the gelatin. Ito yung pag nagpapakulo kayo ng bigas, ito yung parang medyo malapot yung inyong sabaw, no? Okay, so that is modified starch natin. So modified starch also is starch derivative that is prepared by physically, enzymatically, and chemical treating native starch to change its property. Okay, dito for example, gagamit tayo ng bread flour, ng all-purpose flour, ng cake flour. So yun yung kinatawag natin mga modified starch. Ibig sabihin, through the process of filtering this kind of grains, they create a different derivatives of starch. Okay? So yun po yung sample natin ng modified starch natin. We have here the slowly digest starch. Okay, these are starch contains a fall for about 50 to 20,000 molecules of amylose, okay, which is composed of glucose connected together in a straight chain. Okay, this chain twists in the helix and the two chains are bound together, forming a structure that resists the digestive enzymes of our body and trying to break the glucose molecules apart. Okay, so that is sample natin ng mga slowly digested starch natin. Okay, next we have here the rapidly digested starch. Okay, rapidly digested starch. Okay, these are starch have amylopectin that is significantly larger than amylose. Okay, and with a structure made up of millions of glucose molecules that branch out and form the crystalline structure. Okay, these glucose units are easily cleaved during the digestion or breakdown. Using the digestion, which make it rapidly digested, digestible starch. Amylopectin can boost your blood sugar temporarily, but followed by hunger and producing a drop in a blood sugar. For about 70 to 80% of total natural starch in the plants is made up of amylopectin. So these are a kind of starch na mabilis na digest sa katawan natin at mabilis tayo magugutom, this kind of starch. Okay? So kagaya ng ating mga, sample ng ating rapidly digested starch? Bigas. Okay? There's the typical rice. Okay? This example ng rapidly digested starch. Okay? Kasi these are easily digested by our body. Ano pa? Yung mga starch, yung mga tasty or mga breads, okay, na meron tayo. Those are rapidly digested starch. Kasi
the content of that bread or sample of that starch is have a amylopectin, which is this molecule will help our body or help the digestion system natin to digest. Okay? So, kasi nag-dissolve siya in the water. Then we have here the resistant starch. Ito na. Ito yung mga delikadong starch, no? So these are resistant starch. Okay, that is a starch or starch digestion products that are not digested, in absorbed in the stomach or small intestine and pass through the large intestine. Ito yung mga starch na kung saan hindi na-absorb ng ating stomach and then hindi na-absorb ng ating small intestine at diretso na siya sa large intestine, which is going to poops na agad. Okay, so we have here the significant of RS1, okay, RS1, RS2, RS3, RS4. So these are nutritive facts. Okay, mapapansin niyo to sa mga nutritive value, okay, mga nutrition facts kapag may or kaya sa mga ingredients, pag meron po siyang RS1, RS2, RS3, RS4, these are starch that cannot be digested. Okay, kumbaga parang magiging fillers lang siya. Okay, or tinatawag nating extenders. Okay, na hindi siya part sa digestion ng katawan natin, pero ano siya, nilalagay siya sa pagkain para maging mas malaki yung pagkain natin. So sir, ibig sabihin delikado po ba ito? As based on our study, hindi naman siya delikado, but hindi siya nga lang siya makakatulong sa katawan natin in terms of digestion. So in short, wala po tayong nutrients or vitamins or minerals na makukuha sa mga ganitong klase ng starch. Okay? So, take note, basahin niyo po yung mga ingredients. Pag meron po kayo nakalagay na RS1, RS2, RS3, RS4, then you need to think twice before you buy those kind of products. Another, we have 28 great sources of starch resistant. Okay? Resistant starch. Okay, we have here the raw oats, garbanzo beans, sushi rice, sourdough, quinoa beans, lima beans, Cambodian beans, cooked millet, Okay, we have here the peas, barley, rye, bread. Ito yung mga sources of starch natin, no? Azuki beans, green or unripe bananas, yams, preheated pastas, kidney beans, banana peels, okay, plantain. Okay, plantain. Alam niyo kung ba't nakasama yung bananas, banana peels? Yung balat ng saging, pwedeng gawing protein yan. Okay, pwedeng gawing protein po yung balat ng saging na yan. Okay, then we have here the corn, lentils, chickpeas. Ito yung mga klase ng mga pasta, mga starch pa natin, no? Muesli, pinto beans, black beans, preheated potatoes, tortillas, and high maize flour. Okay, so these are example natin ng ating starch natin. Okay, what is this properties of the starch and the reactions when we cook? Okay, this type of starch. So number one is gelatinization. Gelatinization is a sum of changes that occurs in the first stage of heat starch. Okay, of heat starch. Okay, heating the starch granulates in a moist environment, which includes the swelling of granules as water is absorbed and disruption of the organized granules structure. Itong gelatinization na makikita niyo sa, for example, di ba nagpapakulo kayo ng bigas. Okay, nagluto kayo ng bigas. Okay? Pag nagpapakulo kayo ng bigas, di ba may mga bubbles na lumalabas yan? Okay? Yung kasi, lumalabas yung kanyang gelatin. Kasi kung boiling lang naman yun, just simply boiling. Kaya lang kasi yung pagkulo kasi ng bigas natin, di ba, ano siya medyo dumidikit sa takip, di ba, nakikreate ng kulay puti, tapos nag-iiwan siya ng marka sa kaldero natin kasi nag-gelatinize siya. Okay? Lumalabas yung kanyang pagka-gelatin. Okay, and then kapag nawala na yung tubig, nawala na rin yung gelatin natin. Okay, yun yung tinatawag nating gelatinization sa ating starch products natin. Even sa mga pasta or kaya sa mga potatoes natin, meron yan.
Okay, meron yan gelatinization. Ito yung medyo lumalapot yung water. Okay, habang pinapakulo natin yung ating starch. We have here the viscosity. Viscosity is the resistance to flow, the increase of thickness and consistency. When the newly gelatinized starch is stirred, more swollen granules break and more starch molecules steal, causing the increase of viscosity or thickness of our starch natin. So changes in gelatinization of starch is, number one is hydration and swelling of several times on original size. Ito yung sinasabi nating kapag dumadami, okay, yung ating bigas kasi ina-absorb po yung moisture. Okay, kaya na-hydrate po yung ating mga starch at nag-ano siya, lumalaki, okay, in its original size. Okay, we have here the loss of biofragrance, which is the smell. Okay, we have also the increase of clarity. So habang pinapakulukan natin yung ating starch, lalo siyang naglumilinaw or nag-clear. And we have here the market rapid increase of consistency, attainment of peak, dissolution and heat removal, retrogradation of mixture to paste like mass or gel. Okay, so ito yung mga changes ng ating starch, okay, na using the heat process natin, which is under the viscosity. Okay, ito yung mga starch na hindi siya basta lang na-dissolve using the water. Kumbaga parang meron siyang purpose. Okay, for example, like yung gelatin na binibili natin sa market. Ang gelatin po is a kind of starch. Okay? We have also the other pa natin yung mga candies. Yan. Ano yan? Under pa rin yan ng mga starch natin. Kaya lang meron additional lang siya ng sugar. And we have here the different sweeteners added to starch to make its gel preparation. We have here the honey. Okay? Molasses. Panutsa or granulated sugar. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Okay? So we have here the retrogradation. Okay, retrogradation is the process in which starch molecules, particularly in amylose fraction, to reassociate or rebound or bound together in order the structure after disruption by gelatinization is ultimately crystalline order it appears. Ito naman yung pag sinabi nating retrogradation, ito naman yung lalabas yung pagka-crystalline. Pag sinabi ng crystalline is a kind of starch that is clear and is like a crystal like we see in a gelatin na kulay puti. Okay? So makikita natin yung crystal kasi nagkaroon tayo ng process na kinuha natin yung amylose molecule natin and then we reheat it, okay, pinakuluan natin dyan and then nag-bond siya, okay, magkakasama yung pare-parehas na amylose, okay, hanggang sa nakabuo ng crystalline. Ito yung tinatawag nating clarification process ng ating starch products which is came from the grains. Okay, lahat yan ang gagaling sa grains. Okay, so we have here the sineries. Okay, sineries is the oozing of liquid from gel when cut and swallowed to stand. Okay, the oozing of liquid from rigid gel, sometimes called the whipping. Okay, itong tinatawag nating mga sineries, these are the liquid, okay, from our starch that can create a oozing effect. What is this oozing effect? This is a drip. Okay, this is a flow. This is a effect of a certain kind of item or raw ingredients that is being combined with water. Okay, ito yung parang effect na kung saan na, for example, hinati niyo yung isang pagkain tapos pag binuksan niyo yung biglang may lumalabas na liquid sa loob. So that is oozing. That is oozing process. So what is this oozing ingredients na pwede natin gamitin or pwedeng source ng ating oozing effect? We have here the puddings, the jellies, the custard, the gelatin, the agar. Okay, kasi doon yan, galing pa rin yan ng ating starch. Diba? Ang daming pinanggagaling, ang daming help ng ating starch, not just for building unit of our body, but also used in different productions of our food.
Okay, so we have also okay. 'Di ba, ang dami nating category ng ano na starch, no? Classifications ng starch. We have also a dextrinization. Pag sinabi natin dextrinization, it is the process of forming the dextrin. Okay, dextrins are partially hydrolyzed starch that are prepared by dry roasting. And in some kitchens, dextrinization is achieved when toasting a flour or pulvoron. For pulvoron, rice flour or kari-kari sauce is a bread slice for breakfast. These are a rice or grains that are being toasted. Okay, so ibig sabihin, niluto lang siya sa pan, okay, using direct heat. Okay, ito yung from the flour, okay, nagiging kulay brown. Okay, yung tinatawag natin dextrinization. We have the hydrolysis. Hydrolysis starch undergo hydrolysis during cooking or processing and during the storage of food, where a chemical reaction in which molecular linkage is broken and molecule of water is being utilized. Ano ba yan, sir? Bakit ang dami-dami ng mga scientific terminologies na ginagamit natin? Actually, hindi naman natin kailangan malaman yung specific na terminologies, but ang purpose kasi nito kung bakit natin sinama siya sa lecture natin is at least we know the different reactions of a different type of rice or grains or type of starch when we mix in water, when we direct in fire, when we process this kind of starch into create a crystalline. So yun yung purpose niya. Okay, kung ayun yung purpose kung bakit may mga ganyan tayo ng klaseng discussion. And we have here also the function, okay, properties of starch, not just a typical starch that we can prepare together with the main course, but it also helps, okay, to or have also different functions in the preparations of our food. For example, the function ng ating starch is thickening agent. Okay, like for gravies, sauces, and pudding, because it absorbs the water and become gel when it cook. Okay, colloidal stabilizers. Okay, moisture retainer, gel forming agents, binders, package, and flavors. Okay, came from this starch, or ito yung function ng ating starch. Okay, we have here the starches. Okay, we have here the low carbohydrate or lower carb starch. So ito, kailangan alam din natin to, ha. Okay, mga low carbohydrates or low carb type of starch. We have here the sample natin ng ano. Okay, we have here the potatoes, bread, cereals, rice, and pasta. Okay, so make at about third of food you eat, where you can choose the whole grain varieties of eat potatoes where their skin is on more fiber. Ayan, so sa potatoes, yung skin daw ng potatoes is add fiber. So it's good for diet. And instead of you choosing the bread, the white bread, you choose the whole grain varieties of bread. Okay, so good daw siya for diet. Okay, why do you need a starch food? Okay, starchy food are good source of energy and the main source of a range nutrients in our diet, as well as the starch containing the fiber, calcium, iron, and B vitamins. And some people think starchy food are fattening. Okay, nakakataba daw. Okay, ang mga starch. But gram for gram, they contain fewer than half the calories of fat. Just watch out the added fats used when you cook and serve them. This is what is increased the calorie content. Okay, so ang starch natin, hindi daw siya directly cause of our fattening. Or kapag kumain daw tayo ng maraming kanin, it will end up fat, okay? Or mataba daw tayo. Kasi sa kapag konti ng gram ng grains ang ginamit lang natin, so konti lang yung ating calories of fat. Okay? But here, okay, ang sinasabi niya is hindi lang daw yung mismong starch ang causes ng pagpadami ng fats or ng pagpataba, okay, ng
ng kain natin, but also, okay, the other elements, okay, in a plate when we serve the food. Okay, so kasi yung kanin nandiyan na yan, pero syempre you have the starch and you have the protein, you have also the vegetable. And when those protein and vegetable also have fats, and it's additional to the rice. So hindi lang, huwag nyo sisihin yung kanin kaya ka tumataba. Kasi pag kumakain ka ng kanin, kumakain ka rin ng ulam at ng gulay. So yun din yung course, yun din yung cause na kung bakit ka rin tumataba. Huwag mong lagi isisi kay kanin. Kasi si kanin nga is siya nga yung nabibigay sa'yo ng fiber, okay, calcium, iron, and B vitamins. Okay, yun ba yung tulong sa inyo ni kanin, tapos isisihin mo si kanin na siya yung dahilan kung bakit ka tumataba. Huwag po ganun. Okay? Joke lang po yan. Okay, pero ganun po, ganun po ang mindset ng mga Pilipino natin eh. Kapag kumain ka ng maraming kanin, tataba ka. Okay, pero hindi nila iniisip na kasama ng pagkain ng kanin, kasama din yung ulam na kinakain nila. Okay, so yun po yung ating medyo i-ano natin. Iisipin mo natin. Okay, we have also, okay, so soluble fiber and insoluble fiber. Pag sinabi natin soluble fiber, these are fiber that can be digested. We have also the insoluble fiber that cannot be digested, and it helps, okay, for our digestions. Okay, we have also tips to eat more starchy food. Okay, when you choose the whole grain varieties, you also increase the amount of fiber. Okay, porridge is a perfect as a warming winter breakfast. Whole oats with fruit and yogurt makes a great summer breakfast. Oat for oat yan, not OPT. Okay, oat for grain cereals, or mix some with favorite cereals. Have more rice and pasta, less sauce. Okay, so mga sample natin ng mga ano, mga tips. Nandiyan din sa new elements ninyo. Okay, so okay na tayo sa nutritive value ng ating starch, no? Okay, functions of starch. Ito pa yung mga ibang sample ng functions ng starch and application in some Filipino dishes. We have your thickening agents. Okay, so we can use for sauce, gravies, pie fillings, and soups. So we have the recipe of sweet sour, lechon, lumpia, kare-kare, palabok, pie filling like mango, bukok, apple, pineapple soups, aros caldo, and cream soups. Gelling or jelly. We have here the puddings and kakanin. Okay, we have here the bread pudding. Okay, we have here the maha blanca, sapin-sapin, kutsinta, and kasaba bibingka. We have here the binding and for filling. Okay, for example, sa mga meatloaves, mga luncheon meat, langgonisa. Okay, ginagamit natin yung ating bread para ay yung starch for a thickening or pang-bind natin or pang-emulsion. We have here the sample natin ng luncheon meat, hot dogs, Vienna sausage, chicken nuggets, chicken balls, ukoy or okoy. We have here the tempura. Okay, ginagamit siya for binding and fillings. We have here also for stabilization. Okay, for some beverage like syrups and salad dressing. We have example like chocolate drinks, fruit drinks, yogurt drinks, cooked dressings. Okay, we have also the for moisture and retaining. Okay, we have here the cake fillings or candies, like sample ng cake rolls and cream fillings. We can use the starch for coating and ducting. Okay, so ducting ibig sabihin yung hindi na siya na, yung ipinandidikit lang. Ducting is pinandidikit. Okay, we have here the bread or confectionery pastries. We have here the sample of pandesal, biscuits, candies, and espasol. We have here durian. Okay, dilian. Okay, like baking powder. Okay, sample din ng cupcake. Kaya yung baking powder is powder po yan kasi nanggaling pa rin sa starch. Kaya lang, mas mataas lang yung kanyang acidity level. We have here also for coloring. Okay, so we have here the toast bread, toast and breadcrumbs. Okay, we have here the polvoron, lechon sauce, kare-kare sauce, and breadings. Okay, so kasi di ba pag yung tinapay, like yung toasted bread, di ba pag
kapag na-toast siya, di ba kulay brown? So it can create the texture or color of brown color, okay, to our food. Okay, na kung saan yun yung nagbibigay ng kulay at nagpapatingkad pa ng kulay ng ating mga ginagamit natin like polvoron, lechon sauce, kare-kare, and the breadings. Ito yung mga common problem. Ayan. So at least we know the different common problems. What are different common problems? Okay, the thickening of gel. Okay, this is problem is usually encountered when using an acid or acidic agent such as lemon or vinegar. Okay, so kapag once na gumamit tayo ng acid or acid ingredients as lemon or vinegar, yung thickening of gel natin nagkakaroon ng problema kasi hindi siya lalong tumakapal yung ating gel kapag naglagay tayo ng acid content. Okay, kasi itong acid na to, it will break down the yung kanyang ingredients na molecule into pieces na kung saan mas mabilis na kakalat yung starch, so mas dadami yung gelatinization, okay, of the starch, and it causes, okay, thickening of gel, okay, ng ating starch natin. Okay, we have here the weak gel. Ito naman yung wala man lang ka gelatinization na process sa starch kasi too much na yung liquid, okay, sa paggamit ng starch natin. Sa paggamit sa starch natin. Kaya wala na siyang lapot kasi nga wala na siyang concern. Di ba, for example, pag kumakain ka ng lugaw na sobrang dami ng tubig, tapos yung bigas hindi ganun luto, di ba pansin nyo magkahiwalay yung tubig ng lugaw dun sa mismong bigas, hindi siya magkasama. Kasi ang tawag dun, weak gel. Kasi mas maraming yung tubig or yung broth na ginamit dun sa soup natin. Okay? So, alam ko for sure na-encounter nyo na yung klaseng ano, luto. We have also the skin formation. Skin formation is due to loss of water from the starch and the protein molecules nearly to the surface of the mixture. To reduce this problem, cover the container with the starch of gel with a waterproof cover. Okay, skin formation, ito naman daw yung nangyayari kapag once na nagluto tayo ng starch, walang takip yung kaldero natin na kung saan na-evaporate yung tubig, hindi paluto yung ating starch. So tendency, hindi yung molecule niya hindi na-break down into pieces. Kaya importante pa pag nagluto tayo ng ating pasta, dapat meron siyang takip. Or kung wala naman siyang takip, dapat marami yung kanyang tubig. Kung nagpapakulo tayo, for example, ng pasta o kaya ng kanin, okay, so may takip o kaya walang takip. Pero kung walang takip, dapat maraming tubig. Another one we have here, the scorching. Okay, scorching can be avoided by temperature control and constant setting of starch granules do not set on the bottom of the cooking pan. As you can see in the picture, that's what you call scorching. Ito yung pagkakadikit-dikit, yung tipong luto yung nasa pinakailalim, durug-durug din nasa ilalim, pero yung nasa taas, silaw pa. Kasi hindi mo hinahalo. Okay, yung ating, wait lang po, yung ating pagkain. Yung habang niluto yung pagkain, hindi mo siya, kaya ang nangyari ngayon, nagkaroon ng scorching o yung natutong yung ilalim o yung nagdikit-dikit yung ilalim. Another natin, raw starch flavor. This is due to ungelatinized starch. Nangyayari, nagkakaroon tayo ng raw starch flavor kapag hindi siya naluto ng maayos. Okay, we have here, yeah, principles. You can see that in the picture. Okay. Meron po tayong paglutamang luto ng pasta. Okay? Para for everyone na we are having this kind of pasta. Okay? Kapag magluto tayo ng pasta, first one is we need to choose the type of pasta na kung anong gusto natin, whether it's spaghetti, fettuccine, linguine. Okay? And then always check the label. Okay? Kung how to process this kind of pasta, especially the cooking time. Okay? For example, may 7 minutes, may 10 minutes, may 12 minutes of cooking time in boiling water. Okay? Kapag magbo-boil po tayo ng ating pasta, all you have is to have water. Okay? Pag lalagay po kayo ng water, huwag po muna kayo maglalagay ng asin at ng mantika. Okay? Maglalagay kayo ng asin at mantika kapag nagbo-boil na siya. Okay? Kasi mas mabilis yung pag-ikot, okay, ng mantika sa loob ng tubig kapag once boiling, ibig sabihin, yung molecule malikot.
Okay, nagkakaroon sila ng mga frictions. So tendency, ang mantika po umiikot yun sa tubig kapag nidip mo na yung pasta, nidip mo na yung pasta, yung mantika, okay, will coat this pasta. Okay, and then yun na yung makakatulong para lumambot ng mas mabilis ang ating pasta. The second one is the salt. Bakit kailangan siyang salt is nilalagay after boiling? Kasi kapag nilagay niyo po yung tubig, nilagay niyo yung tubig sa kaldera, tapos nilagay niyo ng asin, lalamig yung tubig. Tendency, mas matagal yung kanyang pagpapakulo compare sa walang asin na tubig. Kasi alam niyo naman, ang salt is came from the sea, from the seawater. Ang seawater is a cold temperature. Okay, so it gives a cool temperature to the water kapag nahalo siya. So mas matagal yung pagpapakulo natin ng ating tubig kapag nilagyan mo ng asin yung tubig agad-agad. So all you have to do is to let the water boil, and then after boiling, you put a salt. Okay, nakuha po ba? And then you put the oil and then you dip the pasta. At kapag nagluto kayo ng pasta, huwag niyo pong hihinaan yung tubig. Okay? All you have to do is to retain the heat temperature and continually stir your pasta for about 7 or 8 or 10, 12 minutes. Depends on the instructions ng ating label. Okay? Pero sa amin kasi, when we are using the semolina flour, we will cook the pasta for about 7 to 10 minutes. Yun yung our until mag-al dente. Al dente is not overcooked and it's not undercooked. Al dente is just a texture of pasta which is perfectly cooked. Okay, yung po yung tawag natin al dente. Pag nasabi yung al dente, automatic it's perfectly cooked pasta. Hindi siya overcooked, hindi rin siya undercooked. Okay, so ma-achieve yun kapag minomonitor nyo ng maayos yung inyong mga pasta habang niluto. Ayan, so ang dami here. Marami tayong type of pasta. We have the rotini, spaghetti, asini, di pepe. We have here the manicotti. Ayan, we have here the campanelli. We have the gemelli. We have the elbows, the fusilli, the ravioli, angel hair. Angel hair is a very, very thin pasta na parang size ng spaghetti pero napakanipis niyan. Okay, usually ang angel hair ginagamit lang siya for arioli, aglio olio. Ito yung oil and garlic with seasonings. Okay, we have here the lasagna, which is good for lasagna, of course. And we have here the riccioli. We have the tagliatelle. We have the cavatappi. We have here rotelli, rigatoni, tortellini, radiatori, fettuccine, ziti, shell, orzo, linguini, farfalle, penne, orsiette, rossietti, and parpadelle. Okay, so yan yung mga type of pasta na may encounter nyo sa supermarket. Pero sa atin, ang magagawa lang natin sa basic pasta natin is we can create a fettuccine or linguini. Also have also the spaghetti, we can make that. Okay, and then I will teach you how to prepare a stuffed pasta like ravioli or tortellini. Pwede po yan. Okay, kapag nakagawa tayo ng pasta. Mga stuffed pasta po. Ibig sabihin, yan po yung mga pasta na may palaman sa loob ng pasta nila. Okay? So, that is the different pasta. Okay, so syempre, different shapes, different cooking temperature, cooking time. Okay, so syempre, the more na mas malaki siya, or the more na mas mataba siya, the more na longer yung kanyang pagluluto ng kanyang pasta. Okay, ito yung cook pasta. Okay, sinasabi ko naman na sa inyo yung kanina. Ayan, so ito yung mga cooking temperature. We have here the acidity pepe. We have 4, 5 to 6 minutes, which is the penne for about 9 to 13 minutes. So ibig sabihin, yan, pag yung temperature na yan, yan yung babantayan ninyo. Ibig sabihin, pwede na dyan maging al dente yung ating mga pasta. Capilli, we have 5 to 6. Radiatore, we have 9 to 11. Egg noodles, regular, we have 8 to 10. Rigatoni for 12 to 15 minutes. Egg noodles for about 10 to 12. Rosamarina or the orzo from 8 to 10. We have the elbow macaroni from 8 to 10 minutes. Rotelli for 10 to 12. Farfalle is 13 to 15. Rigatoni is 8 to 10. Fettuccine is 11 to 13.
Shell's jumbo, we have 12 to 15. Fusilli is 8 to 13 minutes. Shell or medium shell, which is for 9 to 11 minutes. Japanese curl noodles for 4 to 5 minutes. Soba noodles for 6 to 7 minutes. Lasagna noodles for 12 to 15 minutes. Spaghetti to 8 to 10 minutes. Ako usually kapag na-reach ko na yung 7 minutes ko sa spaghetti, turn off ko na yung ano, yung kalan. Haantayin ko na lang mag 10 minutes siya para maging al dente, na hindi na siya continuous boiling. Okay, para makatipid din tayo sa kuryente. Kasi same temperature pa rin naman yung pag-iniwan mo ng 2 minuto. And then you will easily get a perfect al dente or al dente spaghetti. We have the linguine for 9 to 10 minutes. Vermicelli is 5 to 7. Mafalda, 8 to 10. Wagon wheel for half, 10 to 12. Manicotti, 10 to 12. Ziti, 4 to 15. And Mostaccioli, we have 12 to 14 minutes. Okay, refrigerated packed pasta or fresh packed pasta noodles. Kagaya nung gagawin natin ng mga fresh pasta yan. So, ni-ref natin siya, pinakish natin siya, and the cooking time natin mas mabilis. Okay? Ayan. So, we have here the pasta yields. Ito pagandaan, meron na itong mga yield. Pag sabing yield, ito yung dami ng pasta na pwede nating magawa. We have the short pastas. We have the penne, the tonni, shells, wagon wheels for about cook for about 6 to 7 ounces, which is 200 to 250 grams. Okay, and then it will cook for about 4 cups. Ibig sabihin niya, absorb niya ng ganung karami. Yeah. Then we can have for about 4 to 6 servings. Long pastas like capelli, linguine, spaghetti, vercinelli, we have here the 7 to 8 for about 300 to 400 grams. Okay, for create for 4 cups for serving of 46, and we have the egg noodles. Ito, ano po yung egg noodles sa ating market? Ito po yung mga Mickey. Yung nakikita nyo yung mga Mickey sa palengke na ginagamit sa mami or pares, yan po yung mga egg noodles natin. Okay, so other pa rin po yan ng pasta. Okay, so next natin. Okay, ito pa yung isang procedure natin kapag magluto tayo ng spaghetti. Okay, ito yung technique na ginagawa ko para tumagal yung buhay ng aking pasta. Okay, after boiling my pasta, all I have to do is to dry using the colander and drizzle with oil. Okay, ibig sabihin drizzle mo lang siya ng oil. Hindi mo dabanlawan yung pasta. Kasi pag binanlawan mo yung pasta, mawawipe ng water yung lasa ng pasta na yung lasa magiging lasang tubig. Okay, all you have to do is to cool down your pasta. Siyempre, i-cool down mo yung pasta mo and then you transfer in a colander or strainer and then you just simple drizzle with oil or vegetable oil. You can use that. Okay, drizzle with oil or olive oil. Okay, and then let it rest. Bumaba yung temperature. And then kapag bukuhanin mo siya, kasi medyo bubuo yan eh, parang bubuo. Using the help of the oil will insulate each pasta. Okay, yun yung magiging insulator niya para hindi magdikit-dikit yung pasta, yung mantika. Okay, or sometimes ang ginagawa nyo lang is just simply strain. Pag ginalagay na mantika, all you have to do is strain. And then mayat maya, dapat ano mo siya, hawakan mo yung pasta para matanggal sa magpagkakadikit. Kasi syempre kapag mainit pa yan, magdidikit-dikit yan. Okay? So para hindi siya hindi siya magdikit-dikit, so buwaghagin mo siya ng dahan-dahan using your hand or wooden spoon or yung inyong spaghetti pasta holder. Okay? Ito yung mga silicone type of tongs. Okay, no? So you can use that. Okay? Para lang hindi, kasi bakit? Bakit hindi kailangan siyang i-flow ng water? Ito kasi mali sa atin. Okay, why do we need to wash in the water? Ang, take note niyo po, ang water po natin is may pH level na 7.0. If the pasta, cooked pasta, fresh cooked pasta, okay, and then you just simply drain or wash by water, which is, alam mo yun, luto na nga yung pasta mo, safe na yun sa bakterya. Tapos nalagyan mo pa ng opportunity para mag-grow yung bakterya. Okay, kaya dapat hindi po natin nahugasan ng ating pasta. Papangit din yung lasa ng pasta natin kasi magiging lasang tubig po siya. Lalo pag hindi natin na-drain ng maayos.
Hayaan niyo po lang pag after pagkulo, then i-drain niyo lang po yan, and then you just simply drizzle with oil, or you just from time to time, hanggang sa lumamig siya, is you just hold it by your silicone tong, okay, or toss it with a wooden spoon para hindi lang siya magdikit-digat. Okay, and then that pasta could last for about 2 to 3 days. Okay, kasi bakit? Na-try ko yan, ginamit ko yung ganyang technique, and then my pasta, from 24, nakain ko pa siya ng 26. Okay, even the sauce. Okay, sa sauce, huwag or konti yan, or kahit huwag na, huwag yan na po lagyan ng tubig. Kasi ang tubig po kasi, opportunity yan para yung bacteria mag-grow. Okay, kaya mapansin nyo, ang spaghetting matabang or ang spaghetting lasang tubig, mabilis mapanis. Kasi nga may tubig na present doon sa pagkain. Okay, so it's just a recommendation. But it's up to you whether you will follow it or not. It's just only my recommendation kasi that is tested. Okay, bilang nagluluto din sa bahay at bilang nagtuturo din sa inyo, those are tested procedures, okay, to maintain the quality and of course the taste of our food. Okay, next we have here we can have that to mix our pasta, or kung gusto niyo habang mainit yung pasta, ilagay niyo yung tipong na-drain na siya, then mainit na yung pasta, para hindi na siya magdikit-dikit. And then you just simply put in a sauce. Fine. Hindi ako kusang-kusang ka nagluto ng pasta. Pero syempre, binawasan na yung sauce na yun. Then yung remaining, doon mo na ilalagay sa ibaba. So pwede naman po yan. Okay? Kasi naman i-expose siya or gusto mong isama na. Kasi pinagsasama natin yung sauce at saka yung pasta kapag kakainin natin agad. Pero kapag yung longer yung serving ng pasta, all you have to do is separate the serving. Magkaiba yung serving ng sauce, magkaiba yung serving ng pasta. Okay, kung gusto mo na mas mahabang buhay ng pasta, pero kung ito, yung technique na nakikita niyo sa picture, ginagamit siya kapag yung pasta is, I mean, yung parang yung serving niya, saglitan lang. Ibig sabihin niya, kukonsume agad siya ng tao. Okay, so next we have another, some pasta water, yeah, can have that. Ano pa ba? Hindi ba puro pasta yung ating focus? Kasi pasta po kasi is the main eh. Yun talaga yung madalas na ginagamit nating starch and also the potatoes. Okay, sa rice natin, risotto ang usually ginagawa natin. I will train you how to make a risotto. Risotto is the mother of paella and valenciana. If you know paella and valenciana, so risotto is their mother. Okay, that is the basic gluten, is the basic rice with the glutinous rice, and then it's cooked with the stock, and then the other vegetables na ginagawa natin. So I will teach you how to do it, the basic risotto. Okay, in a Filipino style, yung lapang lasang Filipino. Kasi the original risotto is you are using white wine. Okay, so syempre may mga, so dahil French cuisine yan, hilig sa mga wine, so they have to use the white wine. Pero sa atin, it's typical Filipino, so we will variate our risotto in our own taste buds. Okay? Ano pa ba? Ayan, ang tapioca, yung bubble, yung boba na ginagamit sa milk tea, is came from tapioca. Kasaba po yung kasaba flour. Okay, plating. Ayan, dito na tayo sa plating natin. Okay, kagaya na sinasabi ko sa inyo, the composition of the starch is for about 30% of the plate. The 60% will be the protein and the 10% will be the vegetable. So as you can see in the picture, ayan po yung kanyang tamang serving. So pag nag-serve po tayo ng main course natin, no, ganyan yung mga plating na may encounter niya sa atin. Okay? Yes, muli, magkasabay na yung starch at saka yung vegetables saka yung protein natin. Para kasi kailangan magawa tayo ng full plate ng ating main course. Ayan, isa, nag-plating pa siya. Tayo, tuturuan ko kayo mag-plating. Okay, don't worry about that. Okay, meron tayong tinatawag na level, meron tayong tinatawag na base, meron tayong tinatawag na height, mga ganyan. So, ayan yung mga technique. Number one, we have here the pick your plate. Piliin daw natin yung tamang plato for our main course. Malaki, maliit, square, rectangle, triangle, whatever kind of plate it is. Okay, the second is find your focal point. Pag sinabi ng find your focal point, it is the center of the plate.
Okay, or that's the main point kung saan mo gustong i-plate. Kasi not all center of the plate is the focal point. Sometimes you can use the side as the focal point, and then you just simply going to the edge to other edge of the plate. As you can see here, okay, dito papansin ninyo. Okay, dito sa ano, sa sige, magbigay tayo ng iba't ibang focal points sa pagkain. Ayan, pakita ko po itong share natin. Another. Okay, as you can see in the picture, okay, you see a different plates, okay, with a different presentation. Okay, as you can see here in the picture, they have different focal point. Okay, here, the first picture, ang focal point niya sa gitna. The second, the focal point is sa gitna. This one, the focal point is on the side. How do I say on the side? Kasi ang kanyang main factor is here. That is the focal point. That is his focal point. Okay, kasi dyan siya nag-start mag-plating hanggang sa pumunta dito at pumunta dito. Okay, so that is the focal point na tawag natin. Another example natin ng focal point. This one. What is the focal point of this? Saan na annotate ko? Clear all drawings. Ito yung focal point niya. Okay, and then this is the focal point. They create the sauce on the side, and then pag ganon, okay, para mapalawak niya yung kanyang plating, so hindi maging awkward yung nasa gilid lang, so gumamit siya ng tawag nito, ang technique na yan is on the other side, okay, para maging balanced siya. Okay, another example natin ng paglagay ng focal point, this one, okay, hindi lang siya nasa center. Okay, nakaroon siya ng mga attributes. So, ang focal point niya, nasa center ang kanyang focal point, and then hanggang dito lang siya. Okay, and then naglagay siya ng kabilang sauce para balance, hindi empty itong side na to. Kaya naglagay siya ng sauce sa gilid. Okay, may mga ganyan. May mga ganyang klaseng plating yan. So, ginagawa din natin yan dito sa kukiri natin. Another natin, sample. Ang focal point niya hindi sa center. Ang focal point niya nasa gilid. Okay, nandito yung kanyang focal point. Okay, nasa kabilang side. And then, para maging balance sa kabila, so nilagay niya yung sauce dito sa kabila. So, you can do that in the plating. Another, ito pa, another sample ng focal point na wala sa gitna. Okay, nandito. Okay, nasa medyo bandang baba yung kanyang plating kasi naglagay siya ng garnish na aabot dun sa kabilang side. Okay, so yung balance sa plato, nagawa niya. Okay, kasi naggumagawa siya ng iba't ibang mga attributes sa plato. Okay, another sample natin ng plating natin na para at least na-encourage kayong magawa. Ito, this one. The focal point is not on the center, is in the midst of the center. Nandito yung focal point niya. Okay, so naglagay siya ng starch, tapos naglagay siya ng sauce. So ang tendency, naging yung plato, yung maliit na pagkain, naging malaki. Kasi malaki yung sakop ng plato kasi naglagay siya ng mga sauce sa gilid. So instead na small meal lang siya, naging full meal siya. Okay? So ganun yung technique. Ganyan ang art ng pagpiplating natin pagdating sa kusina. Sana ma-achieve natin yung mga itong klaseng plating. No? All you have to do is to listen and to have an syempre, nakikinig kayo. And then also you have the initiative of being creative. Kasi every chef po natin kasi is those are creative person or people. Okay, creative po lahat yung mga taong yan. Okay? So that is our sample lang no, for our plating no, para hindi kayo ma dito. Okay, we have another one. Ayan, play the texture. Okay, contemplate the color. Okay. We have here the cleanliness. Ayan, napaka-importante po nito. Dapat walang thumb mark ang ating mga plato. Kapag nag-present na tayo, nagawa na tayo ng ating presentation, dapat yung gilid ng plato, wala po siyang thumb mark. Okay? Ayan, example. Embrace the unattractive. Okay? Pag sinabi natin embrace the unattractive, ibig sabihin, ito daw yung we use a food that is not attractive, okay, to emphasize
our attractive food. Okay, kumbaga parang kung bakit na-elevate ang isang kagandahan ng isang tao kasi may katabi siyang hindi ganong kagandahan. Ganon. Ganon din sa pagkain. Okay, para ma-elevate mo yung kagandahan ng isang pagkain, maglagay ka ng isang, hindi naman kapangit, kumbaga parang isang pagkain na walang kadesign-design. Okay, kasi para ma-elevate yung pagkain dito sa kabilang side. As you can see in the picture, this is the most attractive. Okay, ito yung pinaka-attractive niya. Okay, pero para maging balance yung kabila, okay, naglagay siya ng unattractive. This is a piece of bread for the starch. Walang ka-design-design yan. Pero nilagay yan dyan para ma-elevate yung ito. Ma-elevate to, itong pagkain na ito. Okay, nakakuha po ba? Okay, next one. Ayan, serving of pasta. All you have to do is you get a fork. Okay, then ikutin niyo yung fork. Okay, hanggang sa mabuo yung pasta. And then you carry it with the other fork. Okay, then you drop with the plate and then you scrape. Para magawa niyo ganitong style ng pasta. Meron siyang design. Hindi yung basta nilagay niyo na lang yung pasta doon. Hindi, dapat iniikot yan para may style yung pasta natin. Meron pa ba? I think wala na. Ayan, how to store dry pasta. Ayan. So, pag store natin yung dry pasta, all you have to do is to keep in a container or plastic that no moisture, dapat walang tubig. At the same time, store natin yung ating pasta in dry places with a temperature of room, with a room temperature. Kapag cook pasta naman natin, you simply put in a container and then we sprinkle with a little bit of oil. Okay, and of course, a little bit of salt. Okay, to retain our pasta. The quality. Pag lasagna naman or pasta dish, ito naman yung we just simply cover, okay, the top of the container. Okay, kapag fresh pasta naman, freezer naman to. Ayan, yung tawag natin, ang tawag natin sa kanila mga frozen pasta. Okay? Meron pa ba? Wala na. Yay! We're done with the starch. Okay, so let me now share. Kaya pa? Okay lang, sir. Kaya pa, sir. Yes, thank you po. Ayan, kasi we will proceed na tayo sa ating poultry. Ayan. So poultry na po tayo. Sana mayroon po kayo natutunan, no? Masaya po ako pag mayroon po kayo natutunan. Kahit hindi naman po lahat matutunan yung sinasabi ko, kahit meron lang po may maliit lang po kayong matutunan or makuha, masaya na po ako dyan. Nag-drama. Okay, so we have here for the poultry. Ayan, so chicken. Okay, so what is this chicken? Okay, what is this poultry dish natin? Pag natin poultry, these are animals that are binubuhay, okay, sa either open area or a grass or yung tawag natin ano tawag doon, range. O yan, yung 'di ba yung mga range or yung mga rancho, okay, na ating mga lupain. Okay, so we have a lot of poultry ranch in the Bulacan, ayan, in Laguna, Cavite, yung mga nagpapalago ng mga manok, okay, nagbibenta sa atin ng mga manok. Okay, yan po yung ating nakikreate po. Okay, yan po yung mga manok natin. So, we have different types of chicken, okay, that we will discuss. Kasi hindi lahat ng manok parehas yan. Magkakaiba sila ng klase ng manok, magkakaiba rin sila ng meat, ng type of meat, and of course, magkakaiba rin sila ng process of cooking. Pero syempre sa atin, sa cookery natin, all we have to do is we use the chicken, okay, na simple lang. I mean, yung usually na bibili natin sa market. We are not using a rooster. Hindi tayo gagamit ng rooster kasi masyadong matigas yung manok na yon at wala tayong makukuhang laman. Hindi tayo gagamit ng turkey kasi masyado siyang malaki at matagal siyang lutuin. Okay, all we need to use is the simple
white chicken. Okay, na binibili natin sa palengke. Okay, out of the chicken, we can have the different parts. Okay, so but we first before we proceed with the different parts. Okay, ano yung muna natin yung ano? Yung tawag nito yung characteristics, anatomy, and the parts of the chicken. Define muna natin dito sa ating lecture. Antayin natin yung sa CBLF. Tagal o, patang konti-konti nung laman nito. Ayan, here. Okay, quality criteria for poultry and game. Na. Okay, poultry consumption in the Philippines has increased remarkably in the last decade. Actually, ngayong pandemic, mas consumable ang chicken. Okay, kaya minsan diba sinasabi nila, kulang na lang magkapakpak kami kasi almost every day nagmamanok sila kasi mura yung manok. Kasi mahal na ngayon ang baboy, mahal din ang baka. Ang isda, mahal din. Ang pinakamura, manok. At the same time, ang manok is goods din siya for source of proteins, alternative for beef and chicken. Okay, kaya lang sabi ng mas bata, ano ba yan, puro manok na lang tayo, magkakapakpak na tayo. Kasi ngayon, fried chicken, ginabukasan, adobong manok, tapos mechado, tapos cordon bleu, tapos ganito, chicken lollipop naman, yung mga ganang pano, sobrang puro manok na lang natin. Wala tayong magagawa kasi part yan ng poultry, sila ang mas mura ngayon. Okay? So, let's proceed to our new LMS. Okay, we have here the classifications of poultry. Okay, so poultry refers to several kinds of fowl that are used as a food in terms of includes the chicken, turkey, duck, pigeon, and quail. So those are the chicken meats. Okay, na pwede nating wait lang po ha. Hold lang po saglit. Okay, so let me continue. Okay, by selecting your purchase poultry, so you can have the choice of chicken, turkey, duck, and pigeon. Ayan, and also the quail. Okay, meat or chicken or poultry. Okay, pwede mo i-purchase yan sa supermarket or markets natin. Okay, we have also we have here the classifications of poultry and games. Wait lang.
Okay, so poultry includes all domestic birds suitable for food consumption, such as, except for the pigeon and squab. Okay, so example of the poultry, okay, or birds suitable for food, we have here the chicken, fowl, turkey, duck, goose. And game includes such as birds and animals suitable for food and pursue and take and field for the forest. Example, the quail, the partridge, the wild duck, plover, deer, etc. Okay, so pag sinabi ting poultry or game dishes, not just a chicken. Okay, so hindi lang basta poultry or pag sabi poultry, those are the birds that are suitable for food. Pag sinabi natin game, these are kind of sheep, goat, ayan. So example po yan ang game. Rabbit is example of game. Kasi lahat ng mga meats na nakukuha nila, ang tawag sa meat nila is game meats. Okay, bakit din sila tinatawag na game? Kasi these are animals that are need to be yung kailangan pa siyang hunting in, okay, bago siya makain or bago siya makuha, kasi these are animals that are play in the ground, okay, in the forest, okay, kaya di ba minsan may nangangaso, okay, mga tawag po sa mga meat na noon is mga poultry po. Okay, so we have here the sample natin, okay, of the meats and the uses, okay, kung ano yung mapakinabangan natin sa mga poultry na to. We have here the chicken, which is we can use the meats also and also the egg. We have the ducks, okay, we can use the meats, eggs, and feathers. Okay, we have the turkey, the only the meat, pero yung ito hindi natin nakakain. We have here the goose, we can use the meat, feather, and eggs. The quail, we can use the meats and eggs. The pigeon, we can use only the meat. The guinea fowl is we can use only the meat. We have here the wild duck, we can use the meat and the feather, hindi kasama ang itlog. We have here the peasant, we have here the meat. Okay, so kasama din dito yung ayan sa duck, no, yung itek na tinatawag, so kasama din siya, pwede i-consume. Okay, we have here the different types of poultry according to their age, sex, and yung weight or breed, okay, ng manok natin. Okay, meron tayong tinatawag dito na broiler or fryer. Okay, pag sabi natin broiler or fryer, these are chicken that has white feather, okay, yung puting feather. Okay, tapos yan yung ginagamit sa supermarket na binibili natin. Yan kasi yung mga manok na kayang mabuhay for about 9 to 12 weeks of age. And then, yung kanyang meat is tender. Okay? And suitable and palatable pa daw yung kanilang mga meats. Yan yung mga meat na nakikita natin sa supermarket. Wait lang po klas, i-hold ko lang to. I need to... Wait lang. Paano ba to? Wait lang. Okay, so we have here the rooster. Okay, ito yung rooster, yung mga inahin na nakagala lang sa ating mga bakubakuran. Okay? So... Dapat alam ko hen yan eh. Dapat hindi yan rooster. Bakit mali yung nasa picture? Okay.
Okay, these are hens. Okay, so it's a rooster type. Yeah, it's a rooster type kasi dito rin nanggagaling yung mga rooster o yung mga tandang. Okay, so it usually ages for about 5 to 6 months. So medyo matagal na yan. So syempre, the longer yung kanyang buhay, the tougher yung kanyang flesh. Also, we have here the rooster, okay, which is the capon A. Capon A, these are chicken. Okay, usually male chicken, mga male chicken lang yan. Okay, na ginagamit nating panabong. Okay, kaya yung mga, ngayon mga uso, dati may mga sabong-sabong. No? Ngayon, di na usong sabong. All you have to do is to install the talpak and then pwede na kayo maglaro ng sabong, no? Okay? And then, itong mga chicken na to, mga rooster na to, these are a meat that is full of chemical. Okay, bakit? Kasi inject dito, inject doon, painom ng gamot dito, painom ng gamot doon, kasi para tumagal o tumatag yung kanilang resistensya bilang manok. Okay, kasi ito nga yung mga manok na ginagamit pang laban. Okay, na kung saan, yun yung ginagamit panabong. Okay, and then sir, pwede po bang kainin yung karne ng manok? Okay, ng panabong? Actually, hindi ko na sinasuggest na kainin kasi nga, yung mga kalamnan niya, yung kanyang laman is full of chemicals na yon. Yung mga ini-inject nila, hindi po yun nadidilute. Okay, hindi po yun natutunaw sa katawan ng mga panabong. Kaya hindi ko na po sinasuggest na kainin ang mga manok na panabong. Okay, parang it's look like a formalin effect doon sa manok. So hindi po siya natatanggal. Okay, so we have here the stock. Okay, ito yung mga chicken na malalaki. Ito yung malalaking manok na kulay puti or ganitong kulay na brown. Usually, ito po yung mga manok na pag-alagala lang din sa paligid na yung halos lumalaki na hanggang tuhod na height na manok. Tuhod or hanggang... Tapos ang bigat-bigat niya. Tapos yung paa niya minsan hindi na makatayo or makalaga. Sobrang bigat na itong mga manok na to. Okay, ang tawag sa kanila mga stag. Okay, mga stag. Ito yung mga big chicken. Parang turkey na siya. Okay, kasi laki na siya ng turkey. Usually, ito nakita ko to sa mga tourist probinsya. Okay? Then we have also the hen. Ito yung pang itlog. Okay, na mga manok. Mga inahin na manok. Okay, meron kayo nakita dyang klase ng itlog, no? Itong trivia. Okay, itong trivia ng manok. Ang itlog, nakikreate siya or nakikreate yung kulay ng itlog depende sa color ng feather ng manok. Kung yung feather ng manok is lightly brown, their eggs is color also lightly brown. If the chicken is brown color, the egg color is brown. If the chicken has a white feather, their eggs is also white. That's a trivia. Okay, trivia yan. Okay, sa inyo. Okay, so you can search that if I'm correct or wrong, then correct me if I'm wrong. Pero yun po yung trivia sa ating mga manok. Kung ano po yung kulay ng manok, na balayibo ng manok, yun din po yung kulay ng magiging itlog. Unless kinulayin niyo yung feather ng manok. For example, kinulayin niyo ng purple, eh hindi magiging purple yung itlog ng manok kasi nga kinulayan niyo lang. Those are natural effect. Okay, ng kanilang nature ng pag-itlog. Okay, so trivia lang po yan sa inyo. Okay, we have here the jumbo broiler. Yun din yung parehas ng mga malalaking stag. Okay, pero ito nga lang, puti ang kanyang balahibo. Okay, so we have other poultry like Peking duck. Ito yung usually sikat sa mga Chinese delicacy. Okay, yung mga fried itik, yung mga hananized roasted duck, mga ganyan. So, sample yan ng ating poultry na pwede natin kainin. We have also the duck, which is ang pagkakaiba ng white sa ganitong klaseng duck. Okay, kasi ito kasi mga duck na itong white. Okay, ito usually yung minumultiply sa ibang bansa. Sa atin kasi, ang bibi natin, merong ito. Okay, ito. Ito usually ginagamit for balut at saka sa itlog na maalat, itong mga itik na to. Okay? Magkaiba kasi yung bibe, okay, doon sa itik. Okay? So magkaiba sila.
Okay? So magkaiba rin sila ng breed. Magkaiba rin sila ng ng klase ng itlog, okay, na ibinibigay. Okay? So we have here the duck or itik, which is familiarly known in town of Rizal. Kasi gusto nila maputik itong mga itik na to. Then we have here the squab. Okay, itong squab is the young immature pigeon, either of the sex or extra tender of the meat. So, yes po, Ma'am Ophelia. Sir, tanong ko lang, anong difference ng pato tsaka ng itik? Ayun. Ayun po yung pato. Yung pato, ito po yon, yung pecking duck. Okay? We have here also the itik, which is the duck. Ang pagkakaiba nila is, of course, yung color, kasi ang itik, ang kulay niya is darker. Okay, ang pato, kulay puti. Ayan yung pecking duck na yan. And then, in terms of the meat, okay, mas matigas po ang pato compared dito sa itik na nakikita niyong ano. Okay, at mas medyo ang kagandahan nga lang ng pato, mas malaman si pato compared kay itik. Kasi usually, itong itik is medyo ano lang siya, medyo maliliit lang yung kanyang flesh. Okay, and then when we buy to the market, usually ang ibibigay sa inyong itik. Kasi yung pato hindi siya nabebenta, okay, sa market, kasi ang purpose kasi nitong pato na to is for design. Actually itong mga patong to hindi talaga siya good for hindi siya talaga totally good for consumption. Usually ginagamit sila as palamuti sa garden, 'di ba? Kasi kulay puti, magaganda yung mga feather. Okay, so mas ma-consumption natin ang duck or itik sa atin, especially yung itlog at saka yung kanilang mga laman. Okay, so yun lang naman po. Usually ornamental kasi itong ano, itong pecking duck natin. Pero usually sa China, due to their cooking process, so hindi naman tayo parehas ng cooking process ng China, all we cook is itik, puro itik. Either we deep fry the itik or kagmuha tayo ng kaldera ng itik, pero hindi tayo usually gumagamit ng pato. You try to make alaga. So, parang sa atin, hindi natin masyadong kinukonsume yung pato. Okay? Usually okay, talaga thank you pa. Thank you, Ma'am Orpilia. Ayan. So, next we have here the squab. Okay? Para siyang quail. Kaya medyo malaki lang siya sa quail. Okay? Itong squab na to. So, it's a kind of bird. Okay, another natin, selecting a good quality poultry or game. So syempre, mas maganda yung bibili natin yung sariwa, yung fresh from slaughterhouse. Ito yung bagong katay ng mga manok. Okay, di ba pag nasa palengke kayo, no, pipiliin niyo yung mas masarap, mas okay dyan yung bagong katay ng manok. Okay, kesa sa mga frozen. At the same time, mas okay din yung mga young chicken. Ibig sabihin, pag young chicken kasi siya, mas malambot or tender yung kanyang flesh. Okay, yung kanyang laman. Okay, we have here the whole poultry. Okay, so selecting the live poultry natin, kailangan clear yung kanyang eyes, kung may eyes pa siya. Kasi usually, pag binibili natin, wala na yung leg na lang nakikita natin, di ba? Okay, a young chicken has fine and soft feet. Okay, the bone and the tip of the breast is soft and younger, and the small feathers indicate the chicken is young. Okay, we have here the whole poultry, which is ito na yung tinatawag nating buong manok, may paa pero wala lang siyang feather. Okay, ang tawag sa kanya is whole poultry. As you can see in the picture, meron pa rin siyang ulo. Ayan. So, how to check the quality? Kailangan yung head and feet and viscera are intact. Pag sinabing viscera, these are the internal organs. Dapat intact pa siya. So, pag may bili tayo ng ganyan. And then, they are clean and well fleshed. Okay, they have the moderate fat covering, and they have also the free from pins and feathers that shows no cuts and scars or missing skin. So that is how we buy the whole poultry in the market. Pero ito yung madalas na binibili natin sa market, yung tinatawag nating dressed poultry or dressed chicken. Okay, ito naman yung tinatawag nating dressed chicken, which is tanggal yung kanyang ulo. Yung kanyang leg nandun sa loob ng, nilagay nila yung leg dun sa loob ng kanyang, basta binaba lang yung leg niya nandito sa baba. Then you have, tinanggal na yung chicken feet. All left is the chicken thigh.
Okay, and the same time, natanggal na yung kanyang bisera, yung kanyang laman loob. Ito yung common chicken na nabibili natin sa supermarket. Ang tawag sa kanila mga dressed chicken. Okay, tinanggal po yung kanilang mga balahibo. Okay, so tinanggal din yung ulo, tinanggal din yung paa, pati yung kanyang visceral, tinanggal din. Okay, and we have also the ready to cook parts of meat. Ito na yung mga fabricated at shop na mabibili natin sa palengke. We have the chicken breast, you can buy that. We can buy the separate chicken wings. We can buy the chicken, that separate chicken lollipops. We can buy the chicken drumstick. We can buy a different internal organs like a gizzard at saka heart and lungs of the artery of the chicken. So yan yung nabibili natin sa supermarket. Okay, so yun yung mga klase natin nabibili sa supermarket. Okay, so poultry parts. Yes, ito na tayo sa poultry parts. Okay, we have here the different parts of our chicken. We have here the dark meat, the white meat, and the gliblets. Okay, so in the portion of our chicken, okay, as you can see in the picture, lalakihan ko lang. Okay, as you can see in the picture, we have 2, 4, 6, 8. This is the yung gitna natin 10, hindi na siya masyadong ginagamit. Okay, so we can create 8 parts. Okay, in the chicken. Okay, 8 parts. So we have either separated chicken wings. Okay, so gawala ko annotate. Separated chicken wings, so 2. Okay, we have here the thigh. We have here the thigh. Okay, this is 4. And we have here the ribs. Okay, the ribs. And we have also the kasama sa thigh din siya. Okay, usually pag bumibili kayo ng chicken sa Jollibee, ganyang karaming manok yung pwede yung ginagamit nila. Kaya minsan hahanap kayo ng breast, bibigyan kayo ng thigh, tapos bibigyan din kayo ng parang malapit na dun sa pinky, yung kanilang lower part. It is just connected ng thigh part. Okay? So that is the eight serving ng ating chicken. 8 po yan ha. We can use the chicken wings, which is the fabricated we buy in the market. Okay, for the chicken, kasama ng wings natin yung chicken breast. Yeah, chicken breast. Chicken breast pala to. Chicken breast. Okay, then you have your chicken thigh. Chicken breast kasama yung sa rib natin. And you have your second part ng chicken thigh. Okay, so we can buy that in the market. We can shop the chicken through that 8 parts. Okay, pero pag sinabi natin quarter, okay, pag sinabi natin quarter cut, okay, kasama ng chicken wings itong rib. Okay, so that is 1/4. So 2/2. Kapag sa lower part naman natin, ang kasama, ito yung tinatawag nating drumstick o yung paa, okay, sa mang inasal. That is a quarter part. Yung paa na nabibili nyo sa mang inasal, that is a quarter part. Okay, then the second one is the petso. Okay, kasama yung wings saka yung kanyang breast. Ang tawag naman doon is petso. Another quarter part din po yun ng chicken. Okay, so etong nasa gitna natin, ginagamit lang to usually sa stocks. Okay, nan, ginagamit natin yan. Okay, so are we clear with the parts of the chicken? Okay, for the fabrication yan, ibig sabihin na kapag nakakita kayo ng whole chicken, all you have to do is to check those parts and you create different dishes out of those parts. Okay, na makikita ninyo. Sa akin, sa training natin sa cookery, buong manok ang makikita nyo sa akin. So all you have to do is to separate this chicken in the different parts para mapakinabangan nyo siya ng maayos. Okay? Then we have also the other parts of the chicken. We have here the neck. Okay? Yung kanyang leg. Okay? And we have here the heart. Usually, ang heart and the liver are combined. Okay? And then bukod yung gizzard. Ayan, may tumatawag. Wait lang po ah. Ma'am. Ay. Sir Beans. Sir Beans. Sir Beans. Asking lang doon ng sobrang ano.
Wait lang po, ah, wait.